Hey, good morning, mga sio. So, another day, another vlog. Update ko kayo dun sa ano, sa project namin dun sa Barangay Bugo. Kung ano nangyayari, kasi okay na daw yung bako. Tumawag sa akin yung foreman. So, puntahan natin ngayon. Tapos tingnan natin kung ano na nangyari doon. Ayun mga sio, nakabili na tayo ng isda para sa ano, para sa mga trabahante natin, kasi para uulamin nila ngayong tanghalian. Nilibre ko kasi sila ng ano, tanghalian. So galing dito, pupunta na tayo doon sa Barangay Bugo, yung flood control project namin, yung kalahati ng flood control project na nandito. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo yung dito sa Barangay Canturing. So yan, yan yung ano. Yan. Daan natin yung project namin, oh, yan. Yan. Yan yung picture ko namin. Yan. 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 So, puntahan na natin yung ano, yung sa Bugo para ma-update ko kayo kung ano na nangyari doon. Okay, let's go. Ayan. Ito yung daan papunta sa project namin, Barangay Bugo. Lang tayo kasi medyo makitid yung ano dito, daanan, hindi kakasyan ng dalawang sasakyan. Malapit na tayo. Dito na tayo sa area. Ayan, nakita nyo. Parang nag-snack yata yung mga tauhan natin. Katatapos pa lang nilang mag-snack.
diretso muna tayo, diretso. Diretso. Yan. Yan yung LT na yan. Yung sasakyan ng mga tauhan ko. Yan. So okay, dito na tayo sa ano, sa construction site natin. So, pakikita ko sa inyo ngayon yung iniwan, pinakita ko nung unang video ko na hindi nagsa ngayon tapos na sila. Natapos kahit walang backhoe, walang ekipo. Ngayon, okay na yung backhoe, nakita niyo niyan, backhoe. So, pakita ko sa inyo ha. Okay. So, ito na 'yon. Na yung nagawa nila nung the other week kahit walang ano, walang ekipo. Yan function na yung bako natin, pero sad to say parang ililipat naman yata yan dun sa kabila sa quarry. Yan, malapit na, konting tiis na lang matatapos na to. So yan o. Yan, kung napapansin nyo, noon hindi pa ganyan. Nung unang video ko, ngayon medyo mataas na yung ano, natapos nila. Yan. Yan ang gamit ng bako. Yan. Ganyan. Baka nagtataka kayo na dalawa lang sila dito, yung iba nandun sa kabilang side nagbuhos ng ano, facing para madali matapos na to yung buwan na to. Yan yung foreman namin dito yun. Yan si foreman. Ta dungag pala dungag. Dungag pa sir. Yan. Luluto muna sila ng kanin para tanghalian. Asan to isda? Oh. Yan yung nabili natin ano. Isda. Pangulam nila, pangulam. Thank you.
Yan si tata ko. Nag-prepare ng ano, prepare ng high wire para pang brace ano, kurma natin. Yan. Smile tayo, smile. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Oh. Yan. Yung ibang tawahan natin, oh, nandun sila. Lapit na, kunting face na lang to. Yan yan, kaya importante yung bako sana ikipo sa trabaho na to. Kaway-kaway, Pats. Kaway-kaway. Astila niya, Pat. Focus. Oh. Bona si Pats. Ayan. Pinalugtot na yung mga reinforcement bars. Silalagyan niya ng ano, steel bars para sa pirapit naman. Ayan. Tinatanggal nila yung purma ng buhos natin sa facing kasi lalagay doon naman sa may pakantina area yung ginagawa ni Ninyo. Yun naman ang gagawin, bubuhusan mamaya. Tapos niyan dito na sa taas. Wala tayo dose diha, boy. Para kuha na, para kirapit. Kere. Adito na lagi butangan mo kaba abang na. Oh. Yan. Yan ang ilog. Oh. Kunting-kunti na lang talaga. Yan. Isang angat na lang. Tapos na yung facing. Katapos niyan, pirapit. Yan. Yan, tinatanggal na nila. Tingnan niyo yung bako. Yun, yun. Ang gamit ng bako, dapat palagi meron yan. Oh, kuan, bato, bato. Bato, friend. Yun, may dumating na, na ano, boulders. Para magamit natin. Tatlong dump truck daw yung haul. Mag-haul ngayon. Meron na isa, oh. Una natin, ha. Dito tayo sa baba. Yan. Dito tayo ngayon sa ilog. Banda. Hi, Pats. Hi. And and
lapit na tayo sa ano. Lapit tayo kunti para makita natin yung pagdam ng boulders, mga bato na gagamitin dito sa ano. Kunting-kunti na lang talaga to. Yun, mga mababait at maasahan talaga itong mga tauhan ko. Kahit hindi ako nagpupukos ng supervise sa kanila kasi may iba tayong pinagtrabaho talaga. Ito, sideline lang to. Gaya ng sinasabi ko, pumasok ako sa ganitong business para lang ano, makatulong ako dun sa mga tambay at saka yung mga may asawa na walang trabaho kasi COVID, o kahit nung wala pa si COVID, kung walang mga trabaho talaga sa amin, mahirap kasi pag may pamilya ka, walang trabaho. So yun ang may mga kakilala kasi ako, mga kontraktor, malalaking kontraktor, kaya ginawa ko, nagsasub ko na lang ako para makatulong din ako sa mga kabarangay ko na walang trabaho. Kahit din may mga tao dito na wala rin trabaho. So happy na rin ako makatulong. At least walang, kahit konti, nakatulong man tayo kahit sa ganitong paraan. Tingnan nyo yung operator ng bako namin, oh, Pogi. Yan, yan operator namin. Si Pimwell. Yan, mabait yan. Magaling na operator ng bako. Yan. Drill! Yan na yung boulders, mga siyo, yun, oh. Isang dump truck lang yan. Tatlo, sabi ng sekretary. Tatlong dump truck. Hel! Kawikaway! Wala lagi! Pila! Tolo mo! Paspas na, kibarang bahuman eh! Yan, tingnan natin yung ano, yung pagdam ng boulders, bato. Oh, yan. Nagilid tayo, baka manahan tayo ng bato. Yan, dam na, oh. Tingnan nyo, nagdam na. Dam na yan, oh. Pagkatapos magdam, yan, ayan, nadam na. Pagkatapos niyan, kukunin na naman niya ng bakho. Yun. Tapos, ilalagay dun sa mga hindi pa na pile ng mga bato. Kulang pa kasi matas. Nakita ko yung, nakita nyo yung kung saan yung tapping hanggang dun. Hanggang dyan yung riprap natin, stone masonry. Ayan, o. Kita nyo? Ayan. Kinuha ng bakho. Ayan. Ayan, o. Doon. Takbo. Takbo, ayan. Para madali na lang yung ano, pag papile ng bato.
Sabay ako ipabulkit, ako kuhan motor. Eh, service ng ano ko, mga tauhan ko. So eh, yun. Medyo okay yung update natin. Medyo malaki-laki yung ano nila. Kumbaga natapos yung accomplishment nila sa project natin. So hopefully mga next year, mabigyan na naman tayo ng isa pang project para makatulong pa rin tayo sa mga nababayan natin na walang trabaho. At least, kahit sa ganitong paraan, may tulong ako. Ang maganda kasi yung ano, pag nasa construction ka, tapos malalayo yung project mo, para kang magka-camping rin, para kayong magka-camping. May enjoy mo talaga kahit pagod, mawawala, kasi marami kayo eh. Sasabay-sabay kayong kakain, o anong ulam, takas kayong ulam, dito kayo magsasaing, magluluto. Tulad ngayon, oh. Tingnan nyo. Pero sa settings namin sa project dito, wala kaming bang house kasi malapit lang. Kaya yung nakita nyo kanina yung iltre, 100 na puti. Yun ang ano, yun ang service ng mga trabahan na mga tauhan ko. Tapos, pagka alas 5, uwi. Tapos balik. Kinabukas na balik na naman. So, maganda yung ano, mahirap, nakakapagod. Pero yung feeling mo nung kasama mo yung mga tauhan mo, sabay kayo kumakain, parang isang malaking pamilya, maganda. Pero sinasabi ko nga, isa lang yung purpose ko at saka goal ko dito, kaya ako pumasok sa ganitong sideline na business, para lang makatulong dun sa mga kapitbahay ko sa aming barangay, mga pinsan ko na walang mga trabaho, walang, lalo na nung pagsimula ng COVID lockdown, kasi yung pwedeng magano lang yung mga may ganito mga government projects. So ayun, sa ganung paraan nakatulong din. Ay ito na. So from here, God bless. Don't forget to like, subscribe and share. And hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko.